Patricio e Ninmay. Problema ng bayan ay bibiyangdan at kalutasan. Walang personal ang trabaho dito sa DWBL 1242 kHz. Walang personal ang trabaho na may mga sariwang balita, lokal maro nasyonal. Mapapakinggan din live ang mga reporter sa mga probinsya. Tumutok na at huwag palalagpasin ang mga mainit na isyo na lahat tayo ay apektado. Kaya humanda na at narito na ang isang matibay sa larangan ng broadcast at veteranong kolumnista sa Diyaryo at Radyo ang hinahangaan at kinikilalang si Ginoong Ronald Bula. Merry Christmas! Okay, isang mapagpalang gabi sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ng Martes, ika-13 ng buwan ng Nobyembre 2018. Ang inyong lingkod, Ronald Bula, naghahatid ng mga pangunahing balita sa bansa at impormasyon. Siyempre kasama ko, ang aking partner, Karen Grampil. Nagaanyaya, samahan niyo po kami sa loob ho ng isang oras na balitaan at talakayan. Siyempre dito lang sa programa nga walang personal, ang trabaho lang ho kami rito at hindi ho kami namimersonal. Kaya doon sa may mga reaksyon, suwisyon, sumbong at panawagan, maaari nyo kaming tawagan sa aming hotline numbers 631-2646 at 631-2647. Maaari nyo rin akong tawagan at i-text sa aking mobile numbers 09-3971-7977 at 09-3686-2-5001. Mga textmate, ang oras natin ganap na ho, alas 8:05 ng gabi. Panggabi ho tayo ngayon. Tuloy-tuloy lang ho tayo, mga reporter, standby muna. Kami ho'y kasapi ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nakikinig daw sa atin ngayon ang General Manager ng pag-ibig dyan sa Oriental Mindoro, na si Ginang G. Andaya Aligre. Salamat ho, madam. Nakikinig din, siyempre, ha? Si Attorney Lucky Angelo Aranas, ang anak ho ng butihing alkalde ho ng bayan ng Pula, Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy lang ho tayo bago ho tayo dumako doon sa mga samot-saring isyo. Siyempre, nais ko munang pagsalitain ng aking partner. Late ka ngayon, partner. Magandang gabi sa'yo. Yes, partner. Magandang gabi sa'yo at sa lahat ng mga nakikinig sa atin worldwide. Tayo po ngayon ay naka-live na sa DWBL 1242 live streaming, ang walang personalan, trabaho lang, partner. Siyempre, dito lang yan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan sa radyo. Ito ho yung mga pangunahing balita. Kiko Pangilinan daw ho, pinakabobo na abogado. Ayun ho yan sa Pangulong Rodrigo Duterte. At naman doon ho. Samantala, partner, veteranong mamahayag patay sa pananaksak sa Albay. Ay nako, sunod-sunod. Para nagkaroon yata ng hindi magandang pagkakaunawaan dyan, partner, eh. Kaya nangyari yung krimen. Sa ano yan, larong basketball yata, kung hindi ako nagkakamali. Veteranong correspondent yan ng pahayagang Philippine Star. Mayor Trinidad ho, binawian ang parangal mula sa gawad Amerika, Sus Mar Yosef.
buong Quezon City nakapagtala ng zero crime sa 8 focus crime sa nakalipas na 24 oras. Abay, congrats kung ganun, ha? Zero ka mo, partner? Oo, zero crime. Abay, mukhang magandang balita yan, ha? Ha, grupo daw ng mga pribadong ospital nagbantang kumalas sa PhilHealth. Oh. Paglala ng tensyon sa West Philippine Sea, ibinabala ni Duterte. Ha, PNP ho, dumipinsa ho sa manoy pagiging malamig sa isyo ng pag-aristo ho kay Imelda Marcos. Pag-uwi sa bansa ng NDFP, peace panel kumpirmado na. Ha, Imelda Marcos dapat daw ho makulong, ayon ho yan kay Vice President Linnea Robredo. Pagpili ng oras para sa libreng spot sa radio at TV, dapat igiit ng COMELEC. 50,000 piso bayad daw ho sa pamilya na mga batang naturukan ho ng dingbaksya. Imelda Marcos, dapat makulong, ayon yan kay Robredo. Ayun, naulit mo partner ha. Ayun. Attorney Budoy Maduna Tinaguriang, Father of Romulo na Education. Yan ho yung bansag partner kaya dating congressman Budoy Madrona ng Romulon. Siya ang tinaguriang Father of Romulo na Education. Dapat ibalik yung father. Samantala partner, Samar Police Chief nagpaliwanag sa kanyang selfie na may hawak na shabu. Yan ang matindi. Dapat niya ipaliwanag talaga yan. Pa. Oo, nagpa-selfie-selfie siya. Hawak niya yung ano. Natuloy yung official pa naman siya ng Philippine National Police. Dapat mo ipaliwanag yan, Colonel. Duterte ho, no comment muna sa Balinghiga Bills. Ibinabalik na rin ito, partner eh. Sa Eastern Samar. Ito yung kinuha nung mga nakarang World War ng Amerikano. Samantala, partner, U.S. Navy aircraft bumagsak sa Philippine Sea. So, tuloy-tuloy lang tayo. Mga reporters, standby muna. Ito pa, partner, file doon, no show sa Bukol. Sinasabi nga ni file doon, partner. Oh. Wala pa namang official talaga na appointment sa kanya. Kaya hindi mo na siya nagpapakita talaga sa Bureau of Correction. Lalong-lalo na sa tanggapan ni Department of Justice Secretary Guevara. May punto naman yung mama eh. Pero bago yung partner ha? Di ba yung file doon na rin yung partner? Yung parang balak atang tumakbong governor pero, Oriental Mindoro? Oo, isa sa mga nagbabalak rin lumaho kung tumakbo noon bilang gobernador ng Oriental Mindoro. Pero nakapagtataka nga ang biglaan itong pag-urong partner. So tuloy-tuloy lang tayo. Kiko Pangilinan daw ho, tinawag na pinakabubong abogado ng Pangulong Duterte. Tinawag ho, Pangulong Rodrigo Duterte, si Senador Francis Kiko Pangilinan na pinakabubong abogado. Kaugnay naman ang pagkakda ng Juvenile Justice Act kung saan hindi maaaring makasuhan ang mga minor di edad. Sa ilalim ho ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, hindi maaaring makasuhan ang mga may edad na 15 mula sa dating siyam na taong gulang. Kilalang kaibigan ng misis ni Pangilinan na si Sharon Cornita, ang presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte. Idinagdag ni Duterte na dahil sa batas, inendorso lamang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga minor di edad na sangkot sa karormal-dumal na mga krimen. Tama niyan, dapat nga babaan pa eh. Gawing 13. Doon o, tambakan ho dyan sa may bahagi ng Baliches dyan sa... Grabe ho dyan. Quirino at Susano Road. Lalo na dyan sa plaza ng Baliches sa proper. Sangkatir ba ho yung mga rugby boys ho dyan, nagpakalat-kalat, nagra-rugby mismo, kahit sa tapat ho mismo ng pulis, tapat ng mga barangay at taanod. Hindi ho hinuhuli. Hindi ho hinuhuli. Gumagawa rin ho yung mga kriminyat at mga pagnanakaw, dahil sunod-sunod ho yung mga insidente ho ng nakawan ho dyan, saksakan.
o kung ano pa man, Sos Mariosep. Dapat aksyonan nito ng DSWD natin. Tama eh. Ka dyan, partner. Ah, lalong-lalo na ng hepe ng QCPD Station 4 dyan sa Novaliches. Colonel Sisas, ha? Pakitugunan mo nga itong mga reklamo nga pinaabot dito sa program namin. Ha, tuloy-tuloy lang mo tayo. Samantala, partner, pagpili ng oras para sa libreng spot sa radio at TV, dapat igiit ng COMELEC. Dapat igiit ng Commission on Election o COMELEC ang karapatan nitong mamili ng oras para sa libreng spot sa radio at telebisyon. Ayon ito kay Professor Ramon Casiple ng Institute for Political and Electoral Reform o IPIR, sa pamamagitan nito, aniya mas mapapalaganap ang voters, education at maaari pang magamit para sa debate ng mga kandidato sa eleksyon. Pabor rin si Casiple na gastusan ng pamahalaan ang nationwide na debate ng mga kandidato upang marinig naman ang tinig ng mga walang pondo para maglagay ng political ads. Samantala, Malolo City Mayor Christian Natividad, binawian ho ng parangal ng Gawad America Award. Sus, nakakahiya ito. Kaugnay ito ng akusasyon ni Malolo City Mayor Christian Natividad na nayurakan ang kanyang reputasyon dahil sa biglaang pagbawi ng Public Service Award na natanggap niya sa Gawad America Awards Night sa Hollywood, California noong Agosto 18. Ayon kay Joey Sarmiento, entertainment writer, hindi umano dumaan sa wastong proseso ang nominasyon ni Mayor Natividad sa Gawad America. Ikinagulat pa umano ng ilang opisyal na bumubuo ng awards na naisama ang pangalan ni Malolo City Mayor Natividad sa listahan ng mga awardees ng organisasyon. Lumabas daw sa investigasyon ng Gawad America na hindi authorized ng presidente ng organisasyon na si Charlie Sasimbuyan ang imbitasyon at certificate of recognition na natanggap ni Mayor Christian Natividad. Samantala, ipinaliwanag naman ni Joey ang proseso ng pagpili ng awardees ng Gawad America. Sa huli, nilinaw din ni Joey na walang Gawad America Philippines pero siya ang direktor ng operation dito sa Pilipinas ng US Visa Organization. Gumastos dito si Mayor. Ha? Bakit yun? Hindi biro din ang gastos dito ni Mayor Natividad. Kung saan nga, nabalitaan nga natin, partner, na nag-file na ng formal complaint na si Mayor sa mga organizer nitong Gawad America Award. So, tuloy-tuloy lang tayo. Samantala, partner, veteranong mamahayag patay sa pananaksak sa Albay. Daraga, patay ang isang mamamahayag matapos pagsaksakin sa bayan ng Daraga, Albay. Ayon sa isang testigo, papalabas ng basketball court ang biktimang si Celso Amo na may saksak sa likod. Hinabol pa ito ng suspect at inundayan pa ng saksak gamit ang isang bolo na may habang 15 pulgada. Agad namang nakaresponde ang mga pulis na ilang metro lang ang layo ng istasyon sa basketball court. Tikim naman ang bibig ng pamilya ng biktima sa correspondent ng Philippine Star sa loob ng 21 taon. Depensa ng suspect na sinasabing may diferensya sa pag-iisip, tila pinagkakaisahan aniya siya ng amo niya at ng mga kalaro nito. Samantala, 50,000 pisong bayad sa pamilya ng mga batang naturukan ho ng Dimbaksya. Ibinunyag ho na binayaran ng DOH ng 50,000 piso ang pamilya ng mga namatay na batang nabakunahan ng Dimbaksya. Ayon kay Atty. Persida Acosta, hipin ng Public Attorney's Office, dokumentado ang pagpapapirma ng DOH sa pamilya ng mga namatay na bata. Ibinunyag ho ni Atty. Acosta na mayroong sariling autopsy team si Health Secretary Francisco Duque III para sa mga namatay na bata. Iginiit ni Acosta na dapat ilabas lamang ni Duque ang master list ng mga nabakunahan ng Dimbaksya upang makatulong maging ang mga local government units
sa pagmomonitor ho sa mga bata. So, tuloy-tuloy lang tayo. Ha, reaksyon, sumbong, ha? At panawagan, text lamang kayo sa aking mobile numbers. Ha, 09-39-717-7977 at 09-36-862-5001. Maaari nyo rin kami tawagan sa aming hotline numbers. Ha, 631-2646 at 631-2647. Ha, tuloy-tuloy lang tayo. Ang oras natin, ganap na ho, alas 8:20 ng nagmamadaling gabi. Yes, ah, partner, maaari din sila mag-comment sa ating live na DWBL 1242 live streaming. Mm-hmm. Sa ating programang walang personal, ang trabaho lang. Oh, binabati ko nga pala ang hepe ho ng National Capital Region na Police Office Chief. Ah, Guillermo Ilyasar na nagdiriwa ngayon, partner, ng kanyang kaarawan. Happy, happy, happy birthday sa'yo, General Guillermo Ilyasar, sir. Meron tayong plus report. Ah, nasa linya ang ating kasama nga si Joseph Pulga, kung saan meron daw na namang sunog, partner. Ha, tama ba ako? Lagi na lang may sunog. Lagi na lang, sobrang init ng panahon, ha? Yes, magandang gabi sa'yo kasama nga Joseph. Pakireport mo nga yan. Yes, kasama nga Ronald. Magandang gabi sa'yo. Tama ka dyan, kasama Ronald. At, meron nga nakarating sa ating balita na itong isang security agency dito sa may Cavite ay nag-ooperate ng nag-feedback na tayo sa ating monitor dito. Ay nag-ooperate ito ng kanilang mga security guard na nag-duty nila na walang mga lisensya. Batay yan sa report na ipinarating sa atin ng source natin sa loob. At batay pa dyan, ay delay ang kanilang sahod ng tatlong dalawang araw. At kung bagay ay gusto na sana magreklamo itong mga empleyado sa labor, dahil sa kadalilanan nito ay kapi itong November 1, kung kita tayo nakakamali, ito ay iginit ng labor na dapat bayaran ng kanilang overtime at differential at itong double pay ay hindi nila sinusunod. Batay dito sa reklamo itong isang source na nakuha natin. Hindi na lang natin ito papangalanan dahil iniingatan din natin ang pangalan nito. Ito ay empleyado ng isang security agency. Dito yan nag-operate sa bandang Imus. At hindi pa natin medyo muna papangalanan din itong security agency. At yan ay nakarating sa atin nung nakarang araw lamang. At binerify na natin yan, no? Nung nakarang araw naman ay hindi tayo makapaniwala nung ating masaksihan. Yung mismo sa kanilang opisina nang may magre-resign na security ay bigla itong inumpog sa pader at pinagmumura itong gwardya. At kung ikaw ay magre-resign at ayaw nila itong pag-resignay, ganun katindi at abusado itong security agency na ating na pag-alaman at na ibigay sa atin na informasyon. Ang sabi ko nga sa atin ay di umano ay patuloy pa rin ang operasyon nila ng pag-duty. Joseph, Joseph. Sana ito yung makarating sa SOSAR na ma-operate itong mga security agency, particular na nag-operate dito sa Lavigan ng Cavite. Dito lang at malaman kung totoo nga itong source na nakarating sa atin. Patay rin sa atin, ipinalam sa atin ay kulang. Kapatay rin na binigay sa atin ito na itong kanya raw mga beneficyo kagaya lamang daw ng paghulog sa pag-ibig ay kinakarkasan daw siya na wala naman daw siyang pag-ibig na form na ibinigay para yun naman daw ang kaltas itong ahensya ng security agency. Sa ngayon, kasamang Ronald Joseph, anong security agency yan? Bigay ko na, no? Itong pasir, no? Pasir. Saan na matatagpuan yung abusadong security agency na yan? Ito ay matatagpuan dito sa may South Garden, kung di tayo nagkakamali ang opisina nito. Meron pa dito silang isang security rin dito, security agency. Dito naman matatagpuan ang kanilang opisina sa harap mismo ng Yasaki. No? Nire-reklamo rin yan, yung agency niya, dahil daw hindi na sila magpasahod at maraming mga reklamo rin ng mga empleyado
na gusto na nga sana magdumiretso sa labor. Samahan natin, sasamahan natin sa labor yan at sa sosya dyan sa Krami. Alamin din natin kung may kaukulang ang mga permiso itong agency na to na sinasabing ano yung mga nilabag nila kasama Joseph? Tama, yung hindi sa pagbibigay, ano? Tama, masamang Ronald, no? At putuloy nga natin itong pinipilit na magreklamo na nga sa labor, alam? Mm-hmm. At sasamahan nga natin. Ay natatakot sila dahil na baka raw sila pag-initan ng kanilang agency. Tututukan natin yan. At pinipilit nga natin na magreklamo nga ito para na may... Dahil yung kanilang November 1, dapat ito ay sinusulong ng labor na dapat bayaran yung double pay o yung sahod na wala raw, hindi raw ito binigay sa kanila. Lahat ng mga holiday ay hindi ibinibigay, walang differential at wala rin overtime. Yung sa, alam mo naman, ang duty ng security ay umabot ng 12 yan eh. Pero yung sobrang oras ay hindi raw ito binabayaran, consider na ito overtime. Yan ang kanilang reklamo sa Maronel. Mm-hmm. Send mo na sa Maroon, ang ating na akong report na pa rin dito sa labas ng Entilan ng DWDF, Joseph Pulga, nagbabalik. Okay, maraming salamat sa iyo kasama mga Joseph Pulga. Kanina, nagkamali ako ng pagbasa nung doon sa monitor natin, partner. Akala ko sunog yung pala abusadong security agency dyan sa lalawigan ng Cavite. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Grupo ho ng mga pribadong ospital nagbantang kumalas sa PhilHealth. Oh. Nagbanta ho ang grupo ng mga pribadong ospital na posibilidad na mapilitan silang kumalas sa PhilHealth. Ayon kay Private Hospital Association of the Philippines President Dr. Rostico Jimenez, ito ay dahil sa napakalaking utang ng PhilHealth sa mga pribadong hospital na abot sa 5 hanggang 6 na bilyong piso simula pa raw noong 2011. Sinabi ni Jimenez, tanging binabayaran lamang ng PhilHealth sa ngayon ay ang kanilang utang sa kasalukuyang taon. Dagdag pa ni Jimenez, malabo ring makabayad sa ngayon ang PhilHealth dahil batay na rin sa naging pagdinig sa Senado. Lumabas na lugi pa ang ahensya ng 6 na bilyong piso. Babala ni Jimenez sakaling tuluyan ng kumalas ang mga pribadong hospital sa PhilHealth, maniningil na ang mga ito ng buo at walang diskwento sa kanilang mga pasyente. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Meron tayong text dito. Sir, ako wari ang nabati at hindi si ama, ha? Yan pare, text ng anak ni Mayor. Oh, nakikinig din pala si Pula Mayor Alex Aranas o mas kilala bilang ama. Isa sa mga hindi matawarang partner. Ang kalidad nito pagdating sa serbisyo publiko. Third mayor to eh. Walang katalo-talong mayor ng Pula. Pero muli siya nagbabalik, partner, para sa kanya mga kababayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Meron tayong mensahe, partner. Bigyan natin ng daan, ha? Ang pagbati ng dating congressman ng Romlon, Attorney Budoy Madrona. Una itong pagbati ng dating congressman ng Romlon sa katauhan ni Attorney Budoy Madrona. Go ahead, Kong! Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa palatuntunang ito, lalo na sa aking mga kababayan sa probinsya ng Romlon. Ako po ay si Attorney Budoy Madrona. Sa susunod na buwan, Pasko na naman.
inaasam ko na sana itong darating na Pasko, lahat tayo ay masaya. Magkasama tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. I-celebrate natin yung panganganak at kapaskuhan ng ating Panginoong Jesus. At sa susunod na taon, gaya ng ibang taong nakaraan, ang aking hangad ay isang peaceful, prosperous province na mamahalin ng ating mga kababayan. Ngayon, nakikita ko na napakaganda na ng ating probinsya. Ibang-iba na ang kanyang sitwasyon kumpara noong 25 years ago bago ako naging congressman. At maligaya ako dahil one way or the other, nakatulong ako sa pagpapaunlad ng ating probinsya, sa pagpapabago ng ating kabuhayan, isang development na inaasam ng lahat ng ating mga kababayan. Ang akin lang hiling, ipagpatuloy natin yung ating pagtutulungan. Ipagpapatuloy natin yung ating kooperasyon, ang ating pagkakaisa para sa kaunlaran ng ating probinsya. Nang sa ganon, tuwing darating ang Kapaskuhan, darating ang susunod na bagong taon, ang ating parating hinahangad, lahat tayo ay masaya at lahat tayo ay maunlad. So sa aking mga minamahal na kababayan sa probinsya ng Romblon, pinaabot ko kasama ng aking pamilya ang pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mabuhay po kayong lahat. Advance Merry Christmas din sa iyo, Congressman Budoy Madrona. Yan ho ang tinig ng dating congressman ng Romblon. Ang tinaguriang father of Romblon Education, Attorney Budoy Madrona. Ah, yan ho ang tinaguriang father of Romblon Education. Yan ho ang naging bansag o tawag kay dating congressman Attorney Budoy Madrona. Hindi lang dahil siya ang nagpasa ng House Bill 5217. Kaakibat ang Senate Bill 3079 na unapproved April 24, 2009. At naging Republic Act number 9721 na naglikha ng Romblon State College na maging Romblon State University matapos hong lagdaan noong dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong Oktobre 14 at 2009 pag-convert ng dating Romblon National High School na maging Udyungan National High School sa pamamagitan ng House Bill 5172 ng dating Congressman Attorney Budoy Madrona dyan sa Kongreso na nilagdaan din noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong Nobyembre 15, 2012 at naging batas nga ito. Ito yung Republic Act number 1033 kundi sa todo suporta niya sa mga public school educators na mapatunayan ng komportableng mga paaralan, covered court na may stage computer seats at iba pang kagamitan bagay na ganadong magturo ang mga guro dyan sa Romblon na naging dahilan ho sa pag-angat ng academic performance ng mga kabataang mag-aaral. Dahil ho dyan, ha, sa mabuting pamumuno at malasakit na pagtuturo ng mga guro ay namayagpag sa pagiging top-notcher ho sa mga government examination ng Romblon State University o RSU.
ha, dahil ho sa walang humpay na pagtulong at pagsuporta, ha, sa mga educators, ha, ng dating na congressman Attorney Budoy Madrona. Ha, kahit di siya ang congressman noon, ay patuloy pa rin ang kanyang suporta sa mga guro at mag-aaral, ha, bukod pa dito ang daang-daang mga scholarship na pinatapos ho ni dating congressman Attorney Budoy Madrona, ha, sa iba't ibang kurso. Ha, hindi rin ho matawaran ang dami na nga pinaayos ng mga sirang gusali at mga pinatayong mga eskwilahan, ha, mga covered courts, ha, dahil ho yan sa inisyatibo ni Attorney Budoy Madrona na ayon ho sa impormasyong ating nakalap, ha, 219 na barangay, ha, nasakop ng probinsya, nasa 7 na lamang umano dito ang walang covered court na pagtutuunan ngayon ng pansin ng nagbabalik ng mambabatas, kung saan nga, ha, isinusulong din niya, ha, ng sinusulong din niya sa buong probinsya ang libreng edukasyon, hindi lamang sa naturang lalawigan kundi sa buong bansa. Mabuhay ka, Congressman Budoy. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ang oras ho natin ganap na hong alas 8:40 ng nagmamadaling gabi. Yes, partner? Yes, partner. Samantala, buong Quezon City nakapagtala ng zero crime sa 8 focus crime sa nakalipas na 24 oras. Ipinagmamalaki ng QCPD ang naitala nitong zero crime rate sa nakalipas na 24 oras. Ito ang report na inilabas ngayon lamang ng Quezon City Police District sa regular monitoring na isinasagawa ng PNP sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. Ayon kay QCPD Police Chief Superintendent Joselito Escobel, mula alas 5 ng umaga kahapon, Linggo, hanggang alas 5 kaninang madaling araw, ay walang krimeng nangyari sa 8 focus crime na binabantayan ng PNP. Ang zero crime rate ay naitala sa 8 focus crime katulad ng homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping at murder. Pero nilinaw ni Escobel na hindi pa rin nawawala ang iba pang kaso gaya ng paglabag sa ordinansa at ang may kaugnayan sa illegal drugs. Nanonood daw at nakikinig sa atin, partner, yung anak ni paulit-ulit tayong tinitext ng ating isa sa mga magaling na photographer dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, partner. Ana, si Brick Shio at Panopio. Marami sa ating na nakikinig dyan sa Oriental Mindoro, no? Oo, ha? Dahil nga daw itong partner, itong nagbabalik nga na third term mayor ng Pula. Na mas kilala, ha, bilang si Ama. Ha, Team Ama, sa tuloy-tuloy na kaunlaran daw yan, partner, ha, ng bayan ng Pula, kung saan nga nagkapit-bisig ang nagkakaisang mga malalakas na leader, ha, dyan sa bayan ng Pula, para sa tuloy-tuloy na kaunlaran na kanilang nasimulan sa pangunguna, ho, ha, ni Mayor Alex Ama Aranas, ng bayan ho ng Pula. Masusi hong nagpulong kamakailan, partner, ang District PDP Candidate Assembly para sa higit na kaunlaran ng naturang bayan. Ang ginanap nitong nakalipas lamang na Oktobre 7, partner, sa lungsod ng Calapan. Bagamat nanahimik si Mayor Alex Aranas, o mas kilala bilang si Ama, sa larangan ng politika ay hindi niya matanggihan, partner, ang sigaw ng mga mamamayan ng Pula. Ang pakiusap at kahilingan na pamunuan niyang muli ang naturang bayan na sinasabing sabik ho sa kaunlaran, at tanging si Mayor Aranas lamang ang makakagawa ho niyan. Ha, sa maikli nga raw na mensahe, partner, ni former Mayor Alex Aranas, o mas kilala bilang Ama, ha, binigyan din ito na kanyang sisikaping matugunan ang mga programang tutugon para sa mamamayan.
Lalong-lalo na ang mga libreng edukasyon. Kapareho sila ni, ano, ni Congressman Budoy Amadrona. Ha, para sa mga mag-aaral. At siyempre, infrastruktura. Maging sa sektor ng agrikultura. Ha, partikular na ho yung mga kaugnayan sa turismo. Maganda yan. Ayon kay Mayor Aranas, ha, malakian niya, ha, ang kanyang paniniwala na malaki ang potensyal ng bayan ng Pula sa turismo, kung saan higit na makikilala ang naturang bayan kung magkakaisa ang mga lider para pagtuunan ng pansin ang turismo. Ha, bagamat matagal na nagpahinga sa politika si Mayor Alex Ama Aranas, pero sa kabila nito, partner, ay maraming proyekto ang kanyang naihatid sa bayan ng Pula, lalong-lalo na sa mamamayan, ha, na kung saan nga laging bukas din ho ang tahanan ng alkalde sa lahat ng mga nangangailangan ho ng kanyang tulong. Ha, kilala ho si Mayor Alex Aranas bilang isa sa pinakamahusay na alkalde o lingkod bayan na may pagpapahalaga ho, ha, sa bawat sektor ng lipunan. Higit sa lahat, ha, ito'y makadiyos. Ha, tuloy-tuloy lang ho tayo. Ang oras ho natin ganap na hong alas 8:40, ha, nang nagmamadaling gabi. Ha, reaksyon, ha, suwisyon, ha, sumbong at panawagan. Ha, tawag lamang kayo sa aming hotline na number 631-2646 at 631-2647. Maaari nyo rin akong tawagan o itik sa aking mobile numbers, 0939-717-7977 at 0936-862-5001. Mga textmate, yes partner? Yes partner, samantala paglala ng tensyon sa West Philippine Sea, ibinabala ni Duterte. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad na paglala ng tensyon sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kanya naging talumpati sa harap ng mga taga Puerto Princesa City, Palawan, sinabi ni Pangulong Duterte na nasa critical na sitwasyon ang Palawan. Ayon sa Pangulo, hindi nakahanda ang Palawan sakaling lumala at mas tumindi pa ang agawan sa teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. Dagdag pa niyang Pangulo, nais niya rin maresolba ang usapin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa isang diplomatikong pamamaraan. Gayunpaman, iginiit nito na dapat ang Pilipinas ang makinabang sa makukuwang langis sa West Philippine Sea. Dapat lang. Dahil sa atin naman talaga yun, eh. Partner, seal of good local governance, ha? Muling iginawad sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro. Muling ginawa na ng Department of Interior and Local Government ng seal of good local governance taong 2018 ang pamahalaang bayan, ha, na pinamumunuan ni Mayor Ed Gadiano sa ika-apat na pagkakataon, partner. Eh, four times. Mm. ha awardee mula taong 2011, ha, 2015, 2017 at 2018. Ayon sa DILG, isang LGU ay kailangang makatupad sa tatlong core elements ng seal of local good governance. Ang good financial housekeeping, disaster preparedness at social protection, at isa, ha, iba pang assessment areas upang magiging isang SGLG recipient. Si Mayor Eduardo Gadiano ay mahusay at magaling na alkalde sapagkat naipasa niya ang mataas na antas at hamon ng good governance. Ayon ho yan sa DILG. Ang pagbibigay ng karangalan sa mga LGUs ay sinimulan noong taong 2010 sa ilalim ho yan ng pamumuno ng dating nasirang o namayapang Secretary JCR Robredo. Nabigyan ho ng prioridad ng lokal na pamahalaan ang mga person with disabilities o PWDs. Gayon din ang welfare ng mga empleyado
transparent at effective din aniya ha ang naging pamamalakad sa pananalapi ng bayan ng Sablayan Occidental of Mindoro. Ha, noong nakaraang buwan, bumisita ho sa naturang bayan at nagsagawa ng validation ng National Quality Committee na binuho ng Bureau of Local Government Supervision. Ha? Magkakamit, ha? Kung saan nagkamit nga ho ng 2-3 million worth of projects ang bayan ng Sablayan mula sa Performance Challenge Plan ng DILG. Ang awarding ay isinagawa ho noong 24 ng Nobyembre dyan ho sa Manila Hotel. Ha, sa taong ito, ang bayan ng Sablayan Occidental Mindoro na pinamumunuan ni Mayor Eduardo Gadiano lamang ang tanging bayan dyan sa lalawigan na yan na nakapasa ho sa naturang prestigyosong kompetisyon. Mabuhay ka, Mayor Ed Gadiano. Sir, ang galing mo. Ha? Alam mo ba kung sino yung sinasagaw dyan sa Occidental Mindoro, partner? Ha? Si. Na gobernador. Mm. Itong si Mayor Ed Gadiano. Dahil sa kanyang mahusay na pamumuno, partner. Yes, partner. Samantala, partner, pag-uwi sa bansa ng NDFP Peace Panel, konfirmado na. Konfirmado na ang pag-uwi sa bansa ng Peace Panel ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa pangunguna ni Chief Negotiator Fidel Agcauli. Ayon kay Agcauli, sasamahan sila sa kanilang pag-uwi ni NDF Senior Advisor Luis Halanduni. Sinabi ni Agcauli na bukas sila sa oportunidad na makaharap ang Pangulong Rodrigo Duterte maliban na lamang kung tatanggi ito o kaya ay tumutol ang militar. Una rito, inihayag ng Pangulo na hiniling na sa kanya, kanina ni Agcauli at Halanduni na makaharap siya ngayong Nobyembre. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na ihahayag niya pagkatapos ng kanyang biyahe sa Singapore sa susunod na linggo kung pagbibigyan niya ang kahilingan ng ang NDF. Una nang kinansila ng Pangulo ang peace talk sa NDFP at idinideklara pang teroristang grupo ang New People's Army o NPA, ang armadong grupo ng NDFP. Samantala, 96 na opisyal ng gobyerno, kumpirmado daw ho yan, nasangkot sa illegal na droga. posibleng maharap sa kasong may kinalaman sa illegal na droga, ang abot ho sa 96 na mga opisyal ho ng pamahalaan, kabilang na ho ang mga kasalukuyang mambabatas. Naku po. Ito ang inihayag ng DILG, ha, Secretary Eduardo Anyo, matapos na ma-verify ng ahensya at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang narkulis ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan napabilang ang mga ito. Ayon kay Secretary Anyo, ang pagkakasangkot ng mga nabanggit na opisyal ng pamahalaan ay mula sa pagkupkup, pagbibigay proteksyon at pagkonsinti sa mga drug dealers hanggang sa mismong partisipasyon sa kalakaran ng illegal na droga. Dagdag pa ni Anyo, irerekomenda niya kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasapubliko ng narkulis nito ilang buwan bago ho ang halalan. Tagal naman. Ilabas yun na para... Tagal-tagal naman. Ba't paabutin pa ng ganun, ha, Sekretarya Anyo? Dapat ilabas na eh para maano ng mga baka tao. Baka lumusot diba? Pa eh, ha? Hanggat maaga. Maksyonan ka agad ng Commission on Election yan, Sekretarya Anyo. Pabitin pa yung ginagawa niyo na yun eh. Pabitin-bitin naman kayo eh. Baka naman may iniintay pa kayo kaya nagpapabitin kayo. Oy, malapit na pala yung founding anniversary, 16th founding anniversary ng lalawigan ng Oriental Mindoro, partner. Ha? Ha? Eh, maraming mga aktibidad doon, partner, na nagsimula noong Nobyembre, November 9. Hindi ako nagkakamali. Oo. Hanggang November 15 yan, partner. Maraming mga aktibidad, partner, kung saan may mga showbiz na magpe-perform doon. Iko-cover natin yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Oras natin ganap na hong alas 8:50 ng nagmamadaling gabi. Tuloy-tuloy lang tayo.
Samantala, partner, Samar Police Chief nagpaliwanag sa kanyang selfie na may hawak na shabu. Dapat lang. Sinagot ng hepe ng Samar Police Provincial Office ang kanyang controversial na selfie kung saan kumuha ito ng litrato na may tao sa likod niya at pinagmamalaki ang hawak nitong sachet ng shabu at mga armas. Sa pamamagitan kanyang Facebook account, sinabi ni Police Senior Superintendent Nicolas Torre III na ipapadala sana niya ang naturang selfie sa Viber group ng Police Regional Office 8 Council Commanders para magsilbi itong real-time report kaugnay sa kanilang isinagawang operasyon sa Summer Sub Provincial Jail sa Calbayog City. Ayon pa kay Torre, ang kanyang selfie ay nagpapatunay lamang sa kanyang inventaryo sa mga nagkumpiskang ebidensya batay sa sinusunod na proseso. Hingil naman na pangiti sa litrato, natutuwa lamang aniyas sila sa kanilang naging accomplishment kung saan nakakuha sila ng aabot na 500,000 halaga ng illegal na droga sa loob ng piitan. Nagtataka naman si Torre kung bakit may ilang mga opisyal ng Calbayog Samar ang nagagalit sa kanya sabay tanong kung ano ba ang kaugnayan ng mga nagagalit sa kanya sa drug lord sa loob ng Samar Sub-Provincial Jail. Una nang sumulat ng request letter si Calbayog Mayor Rolando Aquino na imbisigahan at ang nakakapasok na illegal na droga sa Samar Sub-Provincial Jail sa Calbayog. Matapos lumutang ang isyo na may mga opisyal ng kapulisan di umano na nagpapalabas na talamak ang illegal na droga doon. Grabe naman. Ilang araw na lang, partner. Bonus na. Meron pa ho tayong 8 minuto bago sumapit ang alas 9 ng nagmamadaling gabi. Tuloy-tuloy lang tayo. PNP dumipinsa sa umano'y pagiging malamig sa isyu ho ng pag-aaresto kaya Imelda Marcos. Dumipinsa ho ang Philippine National Police o PNP sa tila pagiging malamig umano ng mga ito sa isyu ho ng pag-aaresto kay dating First Lady at ngayon Ilocos Norte 2nd District Representative Imelda Marcos matapos matulang guilty dahil sa kasong grab. Ito ay matapos may kumpara ang pagiging agresibo ng pulisya sa pag-aresto kaya Senador Antonio Trillanes naman dapat. Ayon kaya PNP Chief Director General Oscar Albayalde, bukod sa pagiging babae ni Marcos, ay dapat din anyang ikonsidera ang edad ng ginang, gayon din ang lagay ng kalusugan nito. Nilinaw ni Albayalde na hindi harassment na maituturing ang ginawang pagmamantay noon ng PNP sa labas ng Senado at hindi rin umano para bantayan ng senador kung hindi para lamang tiyaking payapa at mahinahon ang mga magiging sitwasyon sakaling ilabas ng warrant of arrest laban kay Senador Antonio Trillanes. Samantala, Pangulong Rodrigo Duterte, no comment ho doon sa Balangia Bills. No comment muna si Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang pagbalik ng Estados Unidos sa Balangiga Bills. Ayon kaya Presidential Spokesperson Salvador Panilo, magbibigay lamang sila ng pahayag kapag nandito na mismo ang tatlong kampana ng Balangika. Inaasahan ngayong buwan kasi na maibalik na ang dalawang Balangika Bills mula sa Amerika habang ang isa ay nasa US Museum at sa Korea, sa South Korea. Matatandaang pagbabalik ng Balangika Bills sa Pilipinas ay kabilang sa iginiit ng Pangulo sa ikalawang State of the Nation Address uso na nito. Tuloy-tuloy lang tayo. Limang minuto ha. Makalipas ang alas 9 ng nagmamadaling gabi. Tuloy-tuloy lang ho tayo.
Yes, partner. Samantala, U.S. Navy aircraft bumagsak sa Philippine Sea. Isang U.S. Navy aircraft ang nag-crash sa karagatang bahagi ng bansa ayon sa ulat ng Pentagon. Sinasabi sa report na nagkaroon ng mechanical problem ang isang Carrier Air Wing o CVW-5F-18 fighter plane ng U.S. Navy, kaya napilitan ang piloto nito na mag-eject mula sa nasabing eroplano. Mabilis namang nailigtas ng mga crew ng USS Ronald Reagan CVN-76 ang dalawang piloto ng eroplano na ngayon ay nasa ligtas na rin kalagayan. Ang bumagsak na fighter jet ay nag-take off mula USS Ronald Reagan at bahagi ng US 7 Fleet Area of Operations na kabilang sa mga nagbibigay ng seguridad sa Indo-Pacific region. Nakabase ang US 7 Fleet sa Okinawa, Japan. Hindi pa malinaw ang misyon ng bumagsak na US aircraft maliban sa ulat na nasa routine mission ang nasabing FA-18 jet nang ito ay magkaroon ng mechanical problem. Sa ulat naman ng Japanese Coast Guard ay kanilang sinabi na nangyari ang insidente sa layong 300 kilometrong timog silangan ng Kitadaitojima Island sa bahagi ng Okinawa Prefecture. Noong nakaraang buwan lamang ay isang AN-60 Seahawk helicopter ang nag-crash sa deck ng USS Ronald Reagan deck, samantalang noong Hunyo at isang F-15 fighter jet naman ang bumagsak sa karagatang bahagi ng Okinawa. Walang naiulat na mga namatay sa nasabing mga insidente. Ito, meron tayong text message, oh. Sinasabi rito, Sir Ronald Bula, magandang gabi sa iyo. Pakikalampag mo naman, sir, ang Bulacan na PNP. Baka magpapaskong tuyo na naman kami dahil sa mga nagkalat ngayon na mga sugalan. No, doon na napupunta lahat ng pangano sana, di ba? Noche buena. Ay, nako! Tabakuhan nga bang masasabi? Para kay Bulacan na PNP Provincial Director, Police Senior Superintendent, Chito Galvez Bersaluna, ang sangkatirba o manong inireklamong mga sugalan sa area mo, sir. Ha? Ngayon, dyan daw sa lalawigan ng Bulacan, partikular ng ikinanta, ha? Ng mga impormante o yung mga operator ng sugalan na si Alias Bet, ha? Ang pangalan ni Bulacan na Provincial Director, ha? PD Bersaluna. Ha, sa mga opisyal na nagbibigay daw ho sa kanya ng police protection, ha, kapalit ho, ha, ang regular na payula na umaabot daw ho sa 100,000 piso o umaabot daw ho sa milyones. Diyos ko, Mar Josep, totoo ba ito? Ha, sa kada pwesto daw ho ng sugalan, ha, na matatagpuan daw ho dyan sa Barangay San Rafael, ha, dyan daw ho sa Area 8, ha, diyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ha, ito nga nasa poblasyon ng bayan ng Pandi, Bulacan. Ha, ito nga sa poblasyon ng Barangay Parada diyan sa Santa Maria, Bulacan. Ha, Barangay Tubo, Barangay San Francisco, ha, diyan sa Bulacan. At itong nandiyan daw ho sa may Barangay Kaingin, Mikawayan. Ha, Barangay Suluysoy, Mikawayan. Ha, Barangay Libtong, Mikawayan. At itong nasa MacArthur Highway daw ho, ha, Kernel Bersaluna, sir. At yung nasa poblasyon ho ng Angat, Norsagaray. Ha, sakop po yan ng lalawigan ng Bulacan. Nabukod daw ho sa nakalatag, ha, na illegal na mga sugalan, Kernel Bersaluna, sir. Ha, sumasideline daw ho, ha? Ha? Bilang tiyanggi ng shabo, ha? Yung mga sugalan na yan na kung tawagin daw ho, color games. Ha? At drop ball games. Ha? Kung saan pati ho pangalan ho natin dyan, ginagamit ho, ha? Kernel Bersaluna, sir, para mangutong.
May na-entrap nga daw na Ronald Bula partner eh. Pangalan ko nga gamit, sipin mo, ha? Mga tinamaan na magaling, ha? Ang ha? Dapat diyan, partner, matigil na yan. Simple lang naman yan, ha? Kung hindi ho, ititigil yan ng PNP Provincial Director ng Bulacan, ha? Sa katauhan ho, ni Senior Superintendent Chito Galvez sa Barcelona, ha? Totoo ho yung mga paratang sa kanya ng operator, lalong-lalo na itong alias Bit, ha? Na nagbibigay daw sila, ha? Ng daang-daang libong piso kada pwesto. Sus Mar Joseph. Ha, isinabay daw ho ng mga personnel ng mga sugalan, ha? Ha? Sa kanilang pagsusugal ang patagong pagbibinta daw ho ng shabo. Ha, sa mataong pwesto dahil timbrado daw ho sila. Ha, sa Bulacan PMP lalong-lalo na ho sa local na kapulisan. Ha, hanggang provincial commando ho 'yan. Ha, malayang na ipasok ho ang droga sa mga pwesto ho ng mga pasugalan. Ah, dyan ho sa mga nabanggit kong lugar kung saan. Ha? Ito eh, kung tawagin ito partner, sugalupa eh. Ha, dapat kumilos dito kung walang katotohanan itong mga paratang o reklamo na daang-daang libo ang tinatanggap, ha, na payola ng pinuno ng Bulacan PNP. Kung hindi totoo ito, abay dapat kumilos ka na sir, kalusin mo na itong ano. Kilala ko itong si ano, in fairness kay Provincial Director, Senior Superintendent Chito Galvez Barcelona. Magaling na official ito. Hindi ito pumapatol sa ganyan. Ang problema nga, may sumisira ho yata sa kanya. Lalo-lalo na itong mga operator ng color game. Dapat kalusin ito ng official eh. Kilala ko itong stricto ito. At hindi ito tumatanggap ni Singkong Kusing. Kaya lang, wala na tayong oras partner, oh. Ha, gusto ko komentaryuhan ito eh. Ha, oras na para tayo pansamantala ho nga magpapaalam. At tayo po ay magbabalik, ha, muli. Araw ho ng Martes, ha, Webes at Linggo. Ha, siyempre dito lang sa DWBL. Ha, wala nang oras. Salamat ho sa aming mga taga-subaybay at taga-pakinig. Ang inyong lingkod, Ronald Bula, wala hong personalan. At ako naman po si Karen Grampil, trabaho lang. Dadagundong na sa hipohoid ang palagong tulang. Tulay na kakampi ng masa. Walang iwalaman, walang pinapaniga. Lahat ng magkakabilang panik ay pagtatapatin sa